Good morning! It's been 2 days yata na hindi kami nakapag-upload sa aming YouTube channel kasi as of now, andito kami sa Pagbilao, Quezon. So, galing kaming una yung sa Camarines Norte. Nag-deliver po kami ng Mitsubishi Mirage 2014 GLS kay Sir Samudyo. And diretso po kaming Batangas, sa Calaca, Batangas. Nag-deliver din kami ng Toyota Innova sa family ng Pascual. So, yun. Ngayon, pabalik na po kami ng Bicol. Actually, after kasi ng Calaca, Batangas, nakipag-meet pa kami sa supplier ng dashcam. Nakipag-meeting ako. So, then kumuha na rin po kami ng initial stock na kakailanganin natin every time na magre-release tayo ng unit. So, para kasi since yun na yung package natin, na every time na magre-release ng unit, mayroon talagang kasamang dashcam. Kaya, kumuha na po tayo ng supplier, naghanap na tayo ng supplier na mas makakatipid po tayo. Okay? And after nun, after namin maghanap ng supplies ng dashcam, naghanap din po kami ng sasakyan para at least meron kami magamit pabalik at syempre mas maging productive yung lakad namin para at least isahang lakad kami. So nag-deliver at the same time naghanap na rin po ng panibagong unit. So yan po, makikita nyo, yan po yung panibagong unit namin na dalawa. We have Toyota Innova manual transmission 2015 model and Toyota Avanza 2016 model. Yan po ang gaganda. Sobra! Ang gaganda naman ng mga unit natin. Quality units. At eto po, proven and tested na naman po namin yan kasi nagbabiyahe na po kami. Ibig sabihin, since ginagamit namin yung sasakyan, binabiyahe po namin ang sasakyan. Ngayon pa lang po mismo, natitest na namin at nalalaman na namin kung meron ba itong issues at kung ano man ang problema sa sasakyan. And so far, wala pa po kami na i-encounter na malaking issue sa sasakyan. Dito lang sa Toyota Innova, medyo kailangan niya ng wheel alignment. At yun pa lang nakikita ko, pero sobrang smooth ng takbo niya. Doon naman sa Toyota Avanza, wala pa akong napapansin na issues. Pero actually, hindi kasi ako sumakay sa Avanza. Pero sumakay, papunta dito sa Pagbilao. Doon na ako sumakay sa, galing sa, nung nakuha namin to sa Tondo. Saka lang ako sumakay dito papuntang Taguig, pero wala po akong na-encounter. Pero ito po, ito yung kasama natin, ito yung driver natin dito. Boss, kumusta? Anong may observation ka na ba na initial observation sa unit? Initial. Ano po, observation ko po, ang ganda ng unit. Ang ganda ng hataw, pagdabi po sa expressway, 120 yung takbo namin. Hindi pa sagad yung gas pedal. Ang ganda, pati yung handling niya. So far, wala naman negative observation? Wala naman po. So yun, malayo-layo pa po ang babiyahin namin. So wala pa siyang na-observe na nagiging problema. So yun po yung maganda kapag yung car dealer mismo, yung talagang mismo makakausap nyo na nagbibenta, ang ginagamit na lang yung sasakyan. Kasi alam na namin ang magiging issues ng mga sasakyan na binibenta namin. Okay? Actually, pinakamahirap na part every time na bibili kayo ng sasakyan. And yun nga, experience na naman po namin yon ngayon, kahapon nung naghahanap kami ng mga sasakyan. Kasi napakaraming dealers, napakaraming buy and sell, napakaraming sellers ng sasakyan na hindi sa'yo imi-mention
kung ano yung mga issues talaga ng sasakyan. Kasi actually, before namin ito nakuha ng sasakyan na to, marami po kaming tiningnan na sasakyan. Pero sad to say, hindi po lahat pumapasok. Kasi makikita mo sa pictures, kakausapin mo sa cellphone or tatawagan mo yung seller, sasabihin nila okay na okay yung sasakyan, walang issues. Pero pagdating dun sa unit, makikita mo na kung ano mga problema ng sasakyan. Yun yung pinakamahirap na part. That's why siguro talagang hassle siya, lalong-lalo na kung bibiyahe ka ng malayo. Imagine, nagbiyahe ka ng sobrang layo, pero pagdating mo sa unit, iba yung expectation mo. Pagdating mo sa unit, may mga issues pala yung sasakyan. So, yun yung mahirap na part sa pagbili ng sasakyan. And to tell you honestly, hindi madali. Hindi madali ang paghahanap ng quality units. And yun nga, maraming seller ang hindi katatapatin kaagad kung anong issue ng mga sasakyan. Una meron kaming tiningnan na ibang unit, may nakita kami, meron siyang bangga sa likod. Hindi naman niya na-mention, nagtanong na ako kung ano na yung problema. Wala din naman siya sinabi. Sabi niya sa amin, okay daw, walang issue yung sasakyan. So, papaano na lang kung yung bibili, hindi marunong tumingin ng sasakyan or hindi marunong tumingin kung bangga yung sasakyan. So, posibleng mapapabili na doon sa sasakyan na yon. Meron naman isa na pagdating namin doon, expire yung rehistro, kulang yung release of chattel of mortgage, walang ID. So, another concern na naman kasi siya. So, hindi ko maintindihan bakit ang daming sellers na pwede naman sana maging tapat kung anong issues ng sasakyan, pero hindi nila sinasabi. And isa pa pala na observation, marami din buy and sell na hindi nila minimension na buy and sell sila ng sasakyan. Isasabihin pa nila, sarili ko tong sasakyan or sa family namin tong sasakyan. Pero maya-maya, makita mo sa profile, ang daming sasakyan na binibenta. Actually, meron nga po ako in-inquire na sasakyan na hindi daw siya buy and sell. Pero pag-check ko ng profile niya, sobrang daming binibentang sasakyan. So ang sabi niya po, marami po kasi kaming sasakyan. Imagine, binilang ko yung nasa profile niya, more than 20, lahat yun sa kanila sasakyan. Tapos pagpunta namin sa location niya, iba-iba yung pinupuntahan namin na may-ari ng sasakyan. So, obviously, sa ganitong industriya ng pagbibenta ng sasakyan, talagang marami po kayo may encounter na iba't ibang seller ng sasakyan. And hopefully, sana naman maging fair ang ibang seller, lalong-lalo na kung malalayo yung tina-travel ng mga buyer. At syempre, ang binibili kasi ng mga buyer, I mean yung pera na ginagamit ng mga buyer, syempre mga hard-earned money din yan. So, dapat din natin pangalagaan. Okay? So, yun ay base yan sa mga experience namin sa paghahanap ng sasakyan, na sana hindi may experience ng lalo yung mga first-timer or mga first-time makakabili ng sasakyan. So, at least sa amin, ngayon na na-encounter namin, alam namin ang mali at alam namin yung tama. Kaya naiiwasan namin makabili ng may mga problemang sasakyan. Okay, but anyway, medyo napahaba na naman tayo. So, tutuloy na po ang biyahe namin to Bicol. May mga dadaanan lang kami. May dadaanan lang kami sa Gumaca, Quezon. And dire-diretso na po kami pauwi ng Bicol para makapagtrabaho na. At of course, may pakita na namin sa inyo itong Toyota Avanza and Toyota Innova. Okay? So, sa ngayon, yan po muna at mag-aalmusal din muna kami. At medyo nag-hyper-acid na ang lahat. Nag-hyper-acid na. Okay? So, anyway, thank you. Thank you very much. Have a nice day. Let's start the day with positive vibes. Positive lang tayo ngayon. Okay? So, have a nice day. God bless. Keep safe and ingat.